first down, lalo na kung katapat mo, Curry tsaka Gushon. So, kailangan maging maingat ni kung sino man nahawak ng digi na to. I think si Payne? Pero kasi kung iisipin mo, okay din naman kasi may Leomar tsaka may Minotaur sila. Leomar for the damage to try and drive out people na susubukan i-burst down si Diggy. Minotaur naman, magpapatank up yan para lang masiguradong makakapag-sustain si Diggy. Mm, pero SNC talagang binadadagan nila yung damage department nila dito and their sustain. Three heroes on the side of SNC, makunat-kunat. And yung damage dito, hindi biro, Curry, Gushon, tsaka Thamuz. So, sa tingin mo, sino yung pwedeng last pick dito ng Bren? Ayun ay. Hinahana ako eh. Hanabi. Maganda yung Hanabi dito. Okay din. Si Hanabi tsaka si Curry yung dalawa sa mga most pick marksman sa rank natin. Oo. Well, not counting Claude. Alam mo, Claude marksman din. Yeah, marksman din naman si Claude. Pero yung these two, kasi usually banned out si Claude. Like so. Ayan. Alright, so si Payne nga ang hawak ng digi doon. Mahaba-habang game na naman to, guys. Nakakaramdaman ko na. Nararamdaman ko nga rin. Maganda yung draft pareho ang magtatapat dito, for sure. Leomord sa Thamuz, Curry sa Hanabi, Hylos sa Minotaur, Akai sa Diggy, tsaka Doofenshmirtz and Yuji. The dream matchup na hinihintay nyo. Tinawag mo yung, ano, yung hero name, tapos biglang Yuji and Doofenshmirtz. Oh, tama nga na lang tayo. Highlight ng player na dapat panoorin dito kasi sila pa yung kaninang inabang na gusto nila. Brenny, iba pa yun kasi talaga, pag nakuha mo yung comfort pick mo, parang super confident na, confident ka, na alam mo kailan papalagi, no, when to jump out, tapos alam mo kung paano mag-initiate or disengage. Oh, pero Bren Esports, madadaan kaya nila sa veteran moves nila, itong mga best and optimal pick ng SNC Imbalance. Kung basihan yung game number 2, medyo nakakatakot din mechanically itong SNC, talagang kaya nila makipagsabayan. Pero ito na, magkakatagpuan. Eugene Honda, dito sa ano, kasama ni Eugene si Payne. Honda goes for the blender. Dito kay Payne, pero mukhang wala pa munang matutumba dito. There goes ito tayong bump sa baba. Tamang poke lang muna. Yeah. Isa sa mga nakikita kong gawin ng SXCS, try nilang i-bait out yung ult ni Diggy. Pagkatapos nun, tsaka sila mag-all out sa gang or sa clashes. Oo, pero parehong teams dito, talagang going for the standard way. Farm muna sa gilid, sa jungle, and sa mga alimango. Alimango. Oh, yung crap, di ba? Alimango, alimasag. Pero, yun nga, wala mo na mag-aasim sa kanila eh. Kumbaga, alam nila kung gano'ng kagaling yung isa. Pero, eto na naman yung Alice, na kanina yung nag-hawak na ito, SNC ba? Tingnan natin kung... Kung gano'ng ka-powerful naman ng Alice pag si Yuji. Oo, si Yuji nag-hawak. So, parang ano ba ito? Statement ba na ganito mag-alis kahit kunin mo na yung Gushon si Galo? Feeling ko naman hindi. Ang ano, comfort picks lang talaga nila. Oo nga. Pero, Bren Esports talagang tinatansya nila kung kaya na ba nila kunin ni Pagong o hindi. SNC Imbalance. Nakatamang chill lang sa kanyang-kanyang lane dito. Habang si yung Curry sa baba, si Haji, ginawa siya ng konti ni Coco. Pero, Coco, naka-aggressive pa rin ang position dun sa baba eh. Mm-hmm. Well, yeah. First objective is up, which is the turtle, and minamata to ng SXC at Payne. Honda trying to make sure that Payne is gonna be zoned out, and Archie decides to join the party. And na mo kami makita tayong clash dito. Ito na yung unang laban na makita natin. Lord's Path gets laid down, and nice focus na over the time bomb. Lahat na ipon ng SNC. Isa-isa na lang tutumba dito. Bren Esports with the nice engagement. Dexter ang susunod dito na matutumba. Hylos, Yuji gets the kill. Honda and Haji daw tatalo nilang pamalag dito. Pero lima sa Bren Esports ang nakatayo pa at tumatakbo. SNC Imbalance. Mapapatras muna. Pansamantala. Mm-hmm. Maganda ang galawan ng Bren Esports doon. They actually they were on hold dun sa tempo ng laban na yun. Tama, dahil nga doon, napa-back away tuloy si SXC. Napakaganda yung setup ng Diggy kung napansin mo talagang Diggy to the ano, into the Leomord ultimate and Alice also triggering the yung Blood Oath. Kasi ang ganda nung ano, yung ganda nung pasok ng time bomb inang gumawa doon lahat. Mm. So nice play from Payne. Talagang recognizing the skill of this player. Isa sa mga world class talaga eh. Actually, na-realize ko, pwedeng i-try i-rush ng Bren yung game na to para lang ma-make sure nila na hindi mag-go online si Haji tsaka si Doofenshmirtz. Pero medyo mahirap din kasi malaking tulong si Hanabi, pero at the same time mayroon naman silang Alice and Leomord na first half ng mid-game or mid-game itself, pumapalag na. Oops, muntik sila mahuli ng time bomb na naman. Pero Payne and... Hindi naman nakakainis kay Diggy. Oo, yung masisip-sip ka na sa gitna eh. Hindi ka rin makakagulaw for a handful of seconds. Pero here, mid lane, tamang farm lang ni Honda. And
balik sila sa chill ngayon kasi alam naman nila na pag may nag-initiate, baka mahirap mag-engage or mag-disengage. Oo, oh, Archie, naramdaman nila, nakatakas siya kagad, pero Bren Esports naging agresibo dito sa top lane. And turret, gusto nilang kunin muna dito kasi, ay, yung pagong pala dito lalabas. So, talagang gusto nilang hintayin at isecure air na muna na ito. Pero SNC imbalance, gusto nilang habulin si Coco dun sa baba, si Coco dropping low, habang yung turret naman sa itaas. Pero si Coco, makakatakas dito, lilikuran na siya ng panda at ng carry doon, Doofenshmirtz, getting the kill on Coco. Pero pala mas na mag-revenge kill dito sa dito kay Archie, pero instead they just opt for this turret. UG, tamang zone out lang dito sa kalaban at nakabag na ng isa pang turret ang Bren Esports. Nawalan ng lane si ano doon, si Archie, dalawang turret kagad yun. So Bren Esports, talaga mas lamang sila when it comes to positioning dito sa pagong. Okay, so tingin ko, inintay lang yan dumating si Dexter, kaso nung time na, nandun na siya, nakuha na yung second turret. Oo, medyo too late sa responde. SNC imbalance, medyo mawawalan sila ng map area, ng map control area dito. Bren Esports, ipapagpatuloy nila yung pag-dominate so far na map area. So sinimulan nila i-take down itong pagong. Archie and Dexter, naspotan na nila. Alam nila na ginagawa ng Bren Esports ang gusto nila. Dexter, tatatry niya nakawin ba dito, pero time bomb, binitaw na, hindi nakuha ang turtle. Here goes the UG with the initiation onto Dexter, pero mapapatras muna ang lahat. Wala tayong makikitang patay doon. Walang casualties doon. Napa-flicker out agad si Hylos na realize niya na hindi nila kayang i-steal yung turtle. A very important objective since X plus EXP plus gold. Alam na natin lahat yan. Oo. Pero Bren Esports, talagang nagiging patient sila so far dito. 1-2 pa lang ang kill score. Talagang for this game, I think hindi kills ang priority ng bawat kupunan dito, kundi objectives. Objectives muna. Tsaka turrets muna. Turrets muna. So, lamang sa push. Bren Esports, dalawa na nakuha nila. Samantala, SNC, wala pa sila nakukuha ang objectives so far. And also kills. 1 pa lang nakuha ng kill. Talagang Bren Esports, nasa kanila yung momentum. Nasa kanila nga. And siguro kung sino yung team lang yung makakapag-dictate ng pace ng game or yung battles ng game, sila yung mananalo dito. Pero it could be anyone sa point na to. Okay, could be anyway. Pero ito na nga, naunahan si Payne dito. Makapagbitaw pa kaya siya ng time bomb dito. At ina nga, nabitaw na niya. Pero UG, all on the dive in. And this would be one nice defense. Pero ito na, Dexter tumatakbo. Honda, naiwan dito sa gubat. And mukhang hindi na siya makakatakas pa dito. And there goes the ultimate going off onto Honda. Pero nakapag-freak out pa si Honda dun. And that will be going down. Rebo will be picking up that kill. Bren Esports, nagiging solid so far habang SNC imbalance nagpapakita ng kahinaan. Yan, kahit na si Mo medyo mahina yung SNC imbalance doon, si Kari naman sa bot lane, nakabag naman ng isang turret. Kaso dito sa mid lane, nakakuha din ng turret ang Bren Esports. Oh, nakakuha pa siya dito, pero Bren Esports tuloy-tuloy yung pagsugod dito sa mid lane, second turret. Susunod na matutumba dito, SNC imbalance na try depensahan, pero mukhang kakapananggot na buhay na lang natin sa turret na yun. UG goes in and get si Hajin. Ako, mukhang na they're now at the jungle. Hylos, nag-ultimate na. Pero tamang mambot lang ang Bren Esports. Dexter, Honda, and Divishmers are trying to do the chase though. Pero mukhang wala nang mangyayari. Sabi ni Kari, rotate na lang. Kasi si Coco nasa bot lane, nag-split push. Split push na nga ang nangyari doon. At si Coco, hindi siya mahuhuli doon. Si Honda, medyo na-late siya doon. Talagang nag-defend siya just to get the minion wave. Pero Bren Esports, nasa kanila pa ang lamang 5,000 gold lead so far dito sa larong to. So Bren Esports, wala silang kailangan pag-alalahan so far. When it comes to late game, Doofenshmirtz di pa siya masyado nakaipon. At the same time si Haji rin. Pero pag in-carry, nakapag-ipon yan on the sideline, naging nakakatakot yan eh. Mm-hmm. Pero yung state ng game ngayon, madaming na takedown na turrets ang Bren Esports. So comparing two sides of the map ngayon, medyo mas open yung SXC. So, mas makapush yung Bren Esports. And, nakita mo naman, pang DE na yung game nila ngayon. Hindi na sila nag-hesitate, hindi na sila conservative ngayon. And, grabe din yung quotations nung tatlong yon, si Diggy, si Alice, tsaka si Laymord. Oo, tama ka dyan. Hindi sila gigil sa kills masyado. Talagang gusto lang nila, palaki ng palaki lalo yung map control on sa side nila. Pero SNC imbalance, level 1 Lord ang gusto nila makuha dito. SNC imbalance, di muna ata sila ako contest. Ngayon, naka-screen na si Coco dun sa bandang ibaba. So, merong warning merong warning signal dito. So, si Haze nakakita na si Honda dito. Habang si Dexter, talagang si Coco nahiwalay doon, medyo mapanganib doon. Coco dropping low on the off-screen at mukhang matutumba ba siya dito. Pero itong Lord nakatayo pa. UG goes in. Si Archie ang gusto niya. Si Coco susunod dito. Archie, mababagsak na siya sa kamay ni UG. And all five from Bren Esports, hinahabol lang yung SNC dito. Honda and Dexter. Nahuli! Doofenshmirtz versus Well! Nahuli ni Haze! And that will be it for SNC imbalance. That was a nice clash from Bren Esports. Nice clash indeed. Pansin ko doon, tama ang positioning ng Hanabi. Yung pagdadabog ng Minotaur
on point din. So it was just enough para i-dive away ng Bren ng SXC. Now, dalawa na lang yung natitira. And now, dalawa na yung natitira. And medyo... Grabe, ibang level na yung pinapakita ng Bren Esports ngayon. 3-4 nothing trade down nangyari doon. Bren Esports riding on 6k gold advantage lead. And itutuloy nila ang pagkalamang nila dito. Ang next objective nila, ubusan nila sa bottom lane habang yung Lord ang magtatrabaho sa middle lane. Nasasakal nila lang kung escort nila to o itatake control of the map. Kukunin ba muna nila yung mga buffs o hindi? Pansin ko din, hindi pa makasnowball si Doofenshmirtz on this Gusho. So, medyo mahihaw ko yan kasi considering siya nga yung isa sa mga main damage dealers. And comfort pick naman yan. Alam naman ng lahat ng viewers na papalag siya. Basta Gusho niyan. Oo nga, pero essence yung balance niya. Try nilang patumbayin ni Lord dito. Bren Esports. May dalawang si Pain and Haze. Ang support duo nila ang nag-escort sa Lord. Yung 3 cores sila, unti-unti na lumalapit sa middle lane. Mukhang gusto nalang tapusin dito. Ito na ang apat sa Bren Esports. Kaya nilang manguna dito. Natinat ko sino ang unang lalabas for SNC, mukhang wala pa. Lord is down and Bren Esports lilipat ang attention nila dito sa bottom turret. Yan, tama ko, tayo lang muna sa bottom turret. And kung baka ano sabi mo, sa ngayon objectives muna, turrets muna, turret takedowns, and mamaya na siguro yung clash pag kaya na. And nakikita ko naman, successful ang Bren sa pag-stop ng snowball na SXC. Haze, pumasok lang basta-basta nang hindi man lang napipigilan, pero SNC Honda talaga pinakawalan niya ng Hurricane Dance. Defensive yun, pero naubusan na sa options dito. Bren Esports talagang pumasok na lang dito, sumugod na lang, at wala na ang unang third turret ng SNC Imbalance. Bren Esports pop na pinapaligiran ng SNC dito. Kukunin muna ni Hanabi ang farm muna sa gilid. Ayan, sa minion wave. Pagkatapos ng bot lane, tamang rotate muna sa top lane, pero mukhang madami ng pumunta ng SXC doon, kaya mambawot muna. Pansin ko kanina sa bot lane, si Haze on that Minotaur, wala siyang pakailam. Siya yung sumaster ng skills and nasa frontline lang siya habang yung ibang members niya tinitira yung turret. Kasi si Haze, pag nakapag-fury na siya, talagang wala nang takot yun eh. Kumbaga kahit ano, kaya na niya saluhin. Kanina sa Okap, ingaling kahinaan doon. Pag wala yung fury, hindi sila makapagsugod ng ganun. There's a call for pause from Doofen. Pause. Admin. Yan. So, narinig na sila, narinig ka na din. So, thoughts sa state ng game. Hindi mo makikita yung responde na gusto ng SNC ngayon mula sa dalawang player na ngayon. So, Bren Esports, bago pa mangyari yun, bago pa makabawi yung sa SNC, talagang tatapusin na ito ngayon na. So, inihintay na lang nila na magkaroon ng opening dito, kahit gano'n pakaliit yun, Bren Esports yung... Mapasok na lang sila bigla. Natatawa ako sa isang comment dito. Sabi nakakainis yung gumamela ni Hanabi. Kasi di ba nakaka-hold yun? Yung Higan Bana. Oo, Higan Bana. Sige, so nakakainis nga yun. Pero madaling iwasan yun kung ano eh. Magagamit mo yung maraming evasion naman. Pero yung nga lang si Doofen, kasi yung evasion niya, offensive eh. Mm-hmm. Di mo siya pwedeng gawing pantakas. So, Bren Esports, magkocommit na ata sila dito sa middle lane. SNC, Honda, Dexter, sila yung nakabantay sa... Ayun, buong team na ng SNC nakabantay. Mm-hmm. Well, tignan nyo yung stats, guys. Napansin ko bigla, 7 turrets down sa SXC Imbalance. Pero ako sa Bren, isa pa lang. Ayun ko, Phantom Seed gets popped in. Okay, so ito na. Bren Esports, nakatawag ni Steed. Kaya nila pumasok dito anytime. Nihintay na nila magkamali ng bitaw itong SNC para malinis yung pasok nila. And the Honda, naghahanap na sila dito ng... Ganun din, naghanap sila ng madedepensa dito. Si Coco kasi humiwalay. Gustong habulin ni Honda to, pero medyo questionable decision on SNC. Alam nila sila yung nasa lugi dito. Mm-hmm. Pero sa ngayon, nagpa-farm muna ng maayos ng Hanabi natin. So disperse muna. Ang nakikita ko lang dito is, si Hanabi usually mag-initiate. Siguro Higan Bana muna, tapos siya ka mag-mamba out, and from there mag-follow up na sila. Yeah, yung follow up in the form of sa time bomb ng Diggy, Steed from Coco, and yung Minoan Fury ni Haze. And si Yuji, siyempre siya yung huling papasok dyan para ubusin yung buhay nilang lahat. Pero SNC Imbalance, hindi rin masama yung counter initiation nila. Merong Hurricane Dance si Honda, merong Glorious Path si Dexter. And Haji, pag lapag niya spinning white light wheel, yes. Parang Blazing Duet na rin niya na maliit eh. Oo. Kasi naba, malalockdown ko na, hindi ko makakapalag. So, wala nang no choice. Ikaw ni Manjin. So... We're now approaching the 14-minute mark sa laban ito. Mukhang long game naman talaga to, pero level 2 Lord is up. Tama ba? Ande, level 2 Lord, tama. Level 2 Lord is up. And mas magiging matindi yung magiging pushing capability ng Bren Esports dito sa next team fight na mangyayari. Well, Bren is actually eyeing this hard. Either bait yan or they actually want to take this down para extra push potential sa bot lane. Ba't nilang sabayan ng Lord, or habang nasa bot yung Lord, mid lane sila. No contest Lord na to, at mukhang SNC Imbalance, they will go for the safer choice.
na go for the available farm while habang yung kalaban nila kinukuha yung Lord. So Bren Esports, nasa offense na sila dito. Honda medyo malayo dito. Hindi siya mahuhuli ni Haze sa ngayon. Pero there goes the slaughter sites, pang-alis lang, pang-pa-shoo away lang sa Bren Esports. Pero Ben, here at the mid lane, probably waiting para sa tamang oras na pumasok. Okay, so ito, dito yung magdidikta lahat eh. Yung time bomb ni Pain yung makaka-make or break sa depensa ng SNC dito. So Bren Esports, talagang alam nila yung kailangan nila, mababalang cooldown ng time bomb. So ulitin lang nila yun. And Bren Esports, kung humataw na yung time bomb na yun, and actually, si Haze, pwede na nga siya pumasok dito pag may Fury na siya eh. Tapos, pasok na na sila lahat sabay-sabay. Oo, tapos pagka-pop niya na, oh, syempre hindi mo na makakaglaw yung kalaban. Tsaka na sila pumasok. Actually, after na pwedeng maghigan ba na agad si Hanabi. Oo, yun din. So, all five of both teams are here. Level 2 Lord as well. Ito na nga si Yuji, pumasok na siya. Siya na nga nauna. Wala siyang pakialam sa Glorious Path. At ang focus dito, Doofenshmirtz, wala siyang magawa dito sa offense ng Bren Esports. Lord, level 2, buhay pa, pero ito na nga, nangakalahati na yung buhay. Dexter ang napofocus dito sa side ng SNC. Magandang higan ba na yun? Doon. And there goes Archie as well. Immortal triggers, pero it won't be enough. Nexus goes down. Bren gets the win, 2-1 in this epic best of 3 series of the night. Kung ano ang tagal ng game to, yun, actually hindi naman sobrang bilis ng game 3, pero normal span of game lang.